Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Barreta, sigurado. Muli po, magandang umaga. Nandito na po tayo sa ating programang Biyaya sa Pag-aaga sa BBS WLB FM 91.9 BS. Muli po sa ating mga tagapakinig, sa napakagandang palagi nating pangunahan ang buhay sa bagong araw na mapakinggan natin at muli-muli natin ang salita ng Panginoon. Ang inyo po likod si Pastor Tito, muli nagaanya niya po sa lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pagpantabay sa ating programang ito. Nais ko pong bigyang diin ang ating tatalakayin sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Ayon po sa Juan chapter 3, Juan kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang sinasabi. May isang Pariseo na nagangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Rabi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak?" Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu." Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli po, salamat po sa iyong salita ng aming bibigyang daan o panglubos sa aming maunawaan. Tunay nga Panginoon, ikaw ang Diyos nagpahayag ng lahat ng ito, ang iyong salita ay totoo at lubos na magkakaroon ng katuparan hanggang sa ngayon, hanggang sa muli mong pagbabalik. Lahat ng ito, Panginoon, kayo po nagpapasalamat na muli. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan, bukas na kaisipan, lalo na po sa aming mga tagapakinig, upang lubos naming maangkin ang iyong salita at mangyari nawa sa buhay ng bawat taong nakikinig nito, Panginoon. Muli po salamat, dakilain ka, purihin ka. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ating pong pag-uusapan sa araw pong ito, sa umaga pong ito, ang spiritual na kapanganakan. Nabigla po talaga si Nicodemo sa ating pong binasa nang sinabi ni Jesus sa kanya, "Kailangan kang ipanganak uli." Kung titignan po natin, tama ba ang pagtuturo ito ni Jesus? Kung tama, hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ang pagtuturo ito. Ano ba ang tinutukoy ni Jesus? Hindi niya tinutukoy ang isang grupong reliyoso. So dapat po nating malaman na palagi po ang salitang born again ay naging isang katawang madalas gamitin ng mga tao ngayon. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin nito? So ating pong tatalakayin sa umaga ito pang lubos nating maunawaan. Umpisahan po natin sa nabasahin ang Genesis kapitulo 2 versikulo 15 hanggang 17. Ito po ang sinasabi, "Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanit at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, 'Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka.'" So nagkaroon po ng babala ang Panginoon
ito po'y binagay ang babala ng Diyos ay kay Adan tungkol sa bunga ng punong kahoy ng pagkilala sa mabuti at masama. Ang kanya pong babala ay sinabi niya sa versikulo 17, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag ninyong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So tinan po natin muli sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 1 hanggang 6. Ang ahas na pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh, isang araw tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang buwang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin at hinihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Versikulo 4, sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binaginyan niya ang kanyang asawa at kubain din ito. So kung makita po natin nakalipas sa talata, ano po ang ginawa ni Eva ayon sa talatang 6? So nakita po natin na kaya pumita siya ng bunga at kumain nito. Ano po? Ayon po sa pangako ng Diyos sa atin nabasa po sa Genesis 2:17, maliwanag po sabi dito na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So yung nangyari nga po, sina Adan at Eva ay kumain nga sila ng punong ang bunga ng punong kahoy. At nagpatuloy na mabuhay sila na pisikal, subalit namatay ang kanilang mga espiritu. So ito po yung nakababahalang ginawa ng unang mga magulang natin, si Adan at Eva, na sila ay nagkaroon ng desisyon na maglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya nagkamit po sila ng napakalaking kasalanan na kung saan sila po ay pinalaya sa Garden ng Eden at wala na po silang kaugnayan sa Diyos. Nabuhay pa po sila ng physical, ngunit po ang sinutukoy ng Panginoon ay kamatayang espiritual. Yan po. Kaya po, kung titignan po natin, ang lahat ng tao mula kay Adan at Eva ay nabuhay po, napatay ang espiritu. Na mana po natin ang likas na natural na kalikasan na nangyari po kay Adan at Eva. Kaya po lahat ng tao ay may patay na espiritu. Ayon po sa Epeso, kapitulo 2:1, sabi dito, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So ang lahat pong tao na nabuhay simula kay Adan at Eva ay minana po natin ang likas na patay ang espiritu. Yan po ang kalagayan natin. Siyempre po ang mga taong ito ay buhay na pisikal noong hindi pa sila sumasampalatay kay Kristo. Pero sinabi ni Pablo sa talatang ito na ang kanilang mga espiritu ay patay. Ayon po sa Biblia, dahil sa pagsuway ni Adan at Eva, ang lahat ng tao ay pinanganak na patay ang espiritu. Kaya hanggang nabubuhay ang kanilang physical na katawan, ang espiritu nila ay patay. Hindi nila mararanasan ang pag-ibig, pagpapatawad, at kapayapaan ng Diyos. Bakit po? Dahil patay ang kanilang mga espiritu. Kahit ngayon, ang maraming tao ay buhay sa physical, ngunit patay po sa espiritu. Yan po ang kalagayan talaga ng tao ngayon, dapat mabatid ng bawat isa. Kaya kung titinan po natin, yamang ang lahat ng tao ipinanganak na patay na espiritu, ano ang dapat nating gawin
upang mataglay natin ang buhay na Espiritu. Balikan po natin ang ating nabasa kanina sa 1 chapter 3, kapitulo 1 hanggang 6. Ito po ay tungkol kay Nicodemo. Sino po ba si Nicodemo? Siya po ay isang pinuno ng mga Hudyo. At nakita po natin sa talatang kapitulo 3 hanggang 10, si Nicodemo po ay isang guro rin ng mga Hudyo. Siya po ay tagapagturo. Siya po ay isang taong masyadong religyoso. Religyoso po siyang tao. Kahit na po si Nicodemo ay ipinanganak sa isang religyosong pamilya at naging isang pinuno at guro ng mga Hudyo, sinabi ni Jesus na hindi ito sapat. Ano ang sinabi ni Jesus kay Nicodemo sa talatang 7, kung titingnan po natin sa Bible, sabi dito, sa lahat ng lahat ay kailangang ipanganak na muli. Iyan po ang sinabi ng Panginoon. So si Nicodemo po ay isang mabuting tao at ginagawa niya ang mga pangreliyosong seremonya, ritual, subalit patay po ang kanyang espiritu. Ito ang dahilan na nagsabi si Jesus sa kanya, kailangan kang ipanganak uli. Ang kanyang espiritu ay kailangan ipanganak uli upang maranasan ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. So, ibig po sabihin, kahit na po siya very religious, siya po ay pareseyo. Alam naman po natin, mga pareseyo ay religyosong tao, ngunit may isang problema na sila po ay hiwalay sa Diyos dahil sa kanilang pamumuhay at tunay nga ang kanilang espiritu ay patay pa rin. So kung titignan po natin sa basahin natin po muli yung 1 chapter 3 verse 3, sinabi po dito, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghari ng Diyos. So maliwanag po na ayon kay Jesus, hindi makakaparoon sa langit ang isang tao kung hindi pa siya ipinganak na muli. So ibig pong sabihin, ito ang being born again o kapanganakang muli po ay hindi po isang reliyon, kundi po ito ay isang proseso na dapat mangyari sa isang tao bago siya mamatay. Kung titignan po natin sa 1 kapitulo 1 hanggang 13, ito po ang sinasabi. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kung titignan po natin, ang pinagmumula ng kapanganakang pisikal ay tao po. Ngunit, ang pinagmumula ng kanganakang espiritual ay ang Diyos. So, maliwanag po na mismo ang Diyos po mismo ang nagplano ng kapanganakang espiritual o sa kapanganakang muli. Siya po mismo ang nagbigay ng pamamaraan, ang salita ng Diyos, ang dapat nating batayan kung paano po ang isang tao ay mabuhay ang kanyang espiritual o espiritu o kaya ipanganak na muli. So nakita po natin, ang isang taong ipanak na muli ay naging isang anak ng Diyos. Ibig pong sabihin, pag ang isang tao ay ipinanganak na muli, siya po ay kaanib na ng pamilya ng Panginoon. Isa na po siyang kaanib sa kaharian ng Diyos. So, tinan po natin, ayon po sa 1:12, subalit, sinasabi po dito, subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yan po. So kung paano po magiging anak ng Diyos ang isang tao ay dapat nung tanggapin at manalig sa Panginoong Hesukristo. Ano po ang dapat niyang panaligan ay ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ito po yung mabuting balita. Ulitin ko po ang mabuting balita na sinasabi po dito na si Jesus po ay Diyos, nagkatawang tao, pumunta dito sa lupa. At ang kanyang pong layunin ay ialay ang kanyang buhay para po sa ating kaligtasan, sa ating mga kasalanan. So ang pagtubos ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang kamatayan sa krus, yan po ang napakagandang malaman po natin na inialay ng Diyos ang kanyang buhay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So sa pamamagitan po nito, tayo po ay maaring patawarin
sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo ni Jesus, patatawarin tayo at lilinisin tayo sa ating mga pagkakasalanan. Ngunit si Jesus po ay hindi nanatiling patay. Sa ingatlong araw, siya po ay nabuhay na muli. At sa kanyang pagkabuhay na muli, pagkalipas ng 40 araw, siya po ay uminakyat sa langit. At muli po siyang babalik upang magkaroon ng katulan. So, nakita po natin ang mabuting balitang ito na si Jesus mismo ay inalay kanyang buhay para sa atin. Yan po, dito nakasintro ang ating pananalig. Kaya po, oras na tumanggap na o tanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas at nanalig sa kanya, ito na po yung unang proseso upang ang isang tao po ay mabuhay ang kanyang patay na espiritu. Manunumbalik pong muli tayo at maging tayong kapamilya ng Diyos. Kaya upang ipanganak na muli ang isang tao, kinakailangan niyang tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Ang pagtanggap kay Jesus ay masigit pa sa simpleng pagkakaisipang paniniwala sa ilang aral. Ito po'y higit na isang pagkilala o paniniwala tungkol kay Jesus. Ang pagtanggap kay Jesus ay isang pagsusuko ng iyong buong sarili sa Kanya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Kapag tanggapin natin ang isang tao, si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, ang kanyang patay na espiritu ay ipinanganak na muli. Muli po lang bubuhay ang patay na espiritu ng isang tao once na tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo. Para sa unang beses, maranasan niya ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. Dahil po alam po natin, oras po tayong lumapit sa Panginoon, humingi ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Tunay nga po, maranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos. At ganun pa man po, sa pamamaraan na yan, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Kaya po, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Oras po nating gawin ito sa ating buhay. Siya nga po, sinasabi nga po sa pangalawang Korinto, Kapitulo 5, 17, kaya nga, kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dating bagay ay lumipas na, kaya siya ay lubos na bago. Yan po, ano? Bago na tayo sa paningin ng Panginoon. Ibig pong sabihin, yung patay nating espiritu ay buhay na. Meron na tayong pag-asa na pag tayo'y namatay kasama ng Panginoong Jesucristo sa kalangitan, sa kanyang pinaroroonan. Naisulat din po ni Pedro sa aklat ng ni Pedro sa unong dito po sa ano sa aklat ng unang Pedro Kapitulo 1:3, sabi po dito, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Yan, ano? Kaya po palagi nating pasalamatan ang Panginoon na ginamit ng Diyos ang kanyang salita, ang Biblia, upang ipaliwanag kung paano magiging ipanganak na muli ang isang tao. Kaya po napakaganda na ang lahat pong nakasulat sa Biblia ay para po sa katubusan ng tao. Ang salita po ng Diyos, ang Biblia, ay pinakasintro po nito ang Panginoong Jesucristo. Mula po sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Alam na po natin, mga kapatid, na ang pinakalayunin ng Diyos ay tayo po ay bigyan ng bagong buhay sa Kanya at tayo po ay mumubuhay na walang hanggan kasama ng Diyos sa Kanyang kalawalatian. At ang lahat po ito, mga kapatid, ay maliwanag na pong madali na mangyari. Alam po natin, ang Panginoon ay muling babalik sa atin. Babalik po siyang muli at maghahari sa atin at magbibigay sa atin ng isang kaharian na kung saan siya ay maghahari sa atin. Alam naman po natin na si Jesus ay matuwid at alam po natin puro ng pag-ibig. Siyempre po, pag siya ang naging ating presidente o kaya pamamahala ng isang pamahalaan na tunay nang mangyayari, sigurado po ang
ating pong pag-asa na mayroon na po ng kapayapaan sa pamamahal na ating pamahalan. Sa ngayon po ay naranasan natin ang kaguluhan, ano po, lalo na po sa gitang silangan, may kaguluhan na nangyayari. Ito po isang mga tanda lamang na malapit nang dumating ang Panginoong Jesucristo. So ayon po sa Biblia, dahil po sa pagsuway ni na Adan at Eva, ang lahat ng tao ay pinanganak na patay ang espiritu. Hindi nila maranasan ang pag-ibig, pagpapatawad at kapayapaan ng Diyos dahil patay ang kanilang espiritu. Si Nicodemo po na ating nabasa kanina ay lumapit kay Jesus dahil gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kaligtasan. Kahit na po si Nicodemo ay isang pinuno ng guro, kahit na po si Nicodemo ay isang pinuno at guro ng mga Hudyo, patay pa rin ang kanyang espiritu. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanya, kailangan kang ipanganak uli. Kaya po, nakita natin kapag tatanggapin si Jesus ng isang tao at manampalataya sa kanya, mabubuhay ang kanyang espiritu at mararanasan niya ang pag-ibig, pagpapatawad at kapayapaan ng Diyos. Siya ay magiging isang anak ng Diyos. Makakamtan niya ang buhay na walang hanggan. Ito na po yung kahulugan ng born again. Ano po? Kaya po kung wala ka pang katiyakan sa kaligtasan, may nakakasagabal ba sa iyong pagtanggap kay Jesus? Kung tayo sa ating po mga tagapagkinig, kung hindi niyo po naranasan ang bagong kapanganakan o ang kaligtasang ito, ay mayroon pong paanyaya ang Panginoon. Sabi nga sa pahayag 3:20, narito na sa labas ako ng pintuan tumutuktok. Kung diringgin ang sino man ang aking tinig at magbukas ang pinto, papasok ako at magkasalo kami sa pagkain. Ibig po ni Jesus na pumasok sa buhay natin, kailangan maging kusang loob ang pagtalikod mo sa iyong masamang lakad at pagsunod kay Jesus. Pagpapailalim ka sa kanyang pamamahala ang iyong buhay. Siya po ang hawak nito. Gagawin niyang makabuluhan at makasaysayan ang buhay mo. So mga kapatid, alam niyo po, sa katunayan, ang tao po ay naghahanap talaga. Kasi po sa buhay ng isang tao po, nagbigay ang Diyos ng isang bakante sa ating buhay. Ibig pong sabihin, may hungkag o may bakante sa ating buhay. Na kung minsan po ang tao, sa kanyang paghahangad na makamtan niya ang kapayapaan, ang kanya pong nangyayari po ay hinahanap niya ang pamamaraan ng bundong ito. Pinaparaan niya po na mapunuan ang kauhawang iyon sa pamagitan po ng material na bagay, makalaman na pamumuhay. Na po, kaya maraming tao ang naghahanap ng kasiyahan, kapayapaan sa mga physical na buhay na kung saan siya po ay lalong napapatungo sa kapahamakan o sa pagkakasala. Dahil niya po ay hinahanap niya ang makalaman na buhay. Ngunit po, alam ng Panginoon, ang kailangan po natin sa hungkag na buhay na ito, sa baganting buhay, ay mapunuan po ng presensya ng Diyos. Ito na po yung ating natalakay sa umaga pong ito, na kailangan ng tao ang bagong kapanganakan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya po, oras na tinanggap na natin sa ating buhay si Jesus, iyon pong baganting inilagay sa ating puso ay napupunoan na. Si Kristo lang po ang makakapuno nito at wala nang iba. Hindi po mga pangmundong pamumuhay. Alam po natin, pag na si Jesus ay tinanggap na natin, siya na po ang nagiging sentro ng ating buhay. At kanyang pangako, ang presensya po ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo ay nasa atin na. Hindi na po tayo iiwan ni pabayaan man. Kaya po, kailangan lang nating buhayin o kaya sabihin nating mapuspos tayo palagi ng presensya ng Diyos. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin na po, sigurado po, huwag natin siyang pambighatiin. Hindi po tayo mamuhay sa pagkakasala. Bagkos, sinasabi ng Panginoon, mapuspos tayo. Ibig sabihin, pakilusin natin ang presensya ng Espiritu sa ating buhay. Palagi tayong conscious sa presensya ng Diyos sa ating buhay.
At ang nais ng Diyos, palatilihin natin ang kalinisan ng ating buhay, ang pamumuhay na may kabanalan. At alam naman po natin, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Kasi po, pag ang Diyos nasa sa ating buhay, Siya po mismo ang kikilos at bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na mamuhay ayon po sa iyang kalooban. Dahil po, ang kapangyarihan lang natin, hindi po natin pansariling kapangyarihan ang gagamitin natin. Kasi po, kung sa sarili natin kapangyarihan, wala po tayong magagawa. Gaano man tayo katalino, gaano man tayo kagaling. Pagkos, hayaan natin si Jesus ang kumilos sa ating buhay. Iyan po ang proseso ng isang Kristiyano. Ang pagkakaiba po ng Kristiyano sa hindi Kristiyano ay ang presensya ng Banal na Espiritu Santo. Kaya nga po sinasabi po sa Roma na ang pinanahanan ng Espiritu ng Diyos ay kay Kristo. Ngunit pag wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi ka kay Kristo. Kaya po once naniwala tayo sa mabuting balita, nanampala tayo sa Panginoong Hesukristo, yan po. Muli po, nanahan ang Diyos sa ating buhay. Papasok ang Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya po, mayroon na po tayong kapayapaan na papatawad. Yan po. Yan po ang proseso ng Panginoon. So maraming salamat po muli mga kapatid sa ating natalakay ngayon. Sana po natutunan nating lubos ang espiritual na kapanganakan at nakita po natin lubos ang tunay na kahulugan ng born again. Ito po ay hindi relihiyon, kundi isang proseso na nais na mangyari ng Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng Kanyang salita. Hindi po ito magagawa ng tao, kundi po sa pamagitan lang po ng salita ng Diyos. Kaya po muli, ang inyong pong lingkod si Pastor Tito, nagpapaalam muli at sa tayo po ay magsasara sa ating panalangin. Muli po, Panginoon, salamat po sa araw na ito na ang iyong salita po ay aming napag-aralan, naipahayag at napakinggan. Panginoon, salamat po muli sa mga taong patuloy na nakikinig sa programang ito. Sa aming pong sponsor na si Ma'am Lalaine Villaforte Abonal na aming pong tagapagtaguyod po ng programang ito. Kami po nagpapasalamat din sa lahat ng staff, sa technical po si Brother Stephen po sa kanyang buhay. Magin po sa lahat ng technical staff po ng programang ito. Kami po nagpapasalamat din sa inyong sa mga pastor na patuloy pong nagpapahayag ng salita dito sa programa pong ito. Kaya Panginoon, salamat po sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, dahil alam po namin Panginoon, hindi po kami mabubuhay pag wala ka sa amin. Pag bumuhay na may katagumpayan, ikaw lamang Panginoon ang lahat ng ito. Aasa po kami Panginoon sa pangako mo, dahil hindi lamang sa buhay na ito ang buhay sa mundong ito. Kundi alam po namin Panginoon, damuri kang babalik at mahayag ang iyong paghahay magpakailang-kailang paman. Ang lahat na magtitiwala sa iyo Panginoon, alam niyo po ang iyong pangako. Alam namin Panginoon ang iyong salita ay totoo at mapangyari Panginoon. Na nakikita na po namin sa kapanahunan, marami nang nangyari at napahayag, nagkaroon ng katuparan at naghihintay na lang kami Panginoon ang muli magbabalik. At ito yung mangyayari na Panginoon sa hindi naming inaasahang panahon na napakadali na. Kaya muli po, Panginoon, pagpalain mo nawa ang radyong ito, ang istasyong ito, ang lahat ng mga tagapinginig at lalo pong iyong mga anak, Panginoon, pagpalain mo na po sa kanilang buhay. Salamat pong muli. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and Amen.